Ayan, muli po, magandang gabi sa ating lahat. Sino po ang nakakaalala na binanggit kagabi ni Sister Donna na ating i-discuss ngayon? Kala ko may pre-premyohan ako ay si Ate at sumagot. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ay ang tubig. Pag daw walang tubig, anong pakiramdam? Sabi nga nila, mawala na ng kuryente. Huwag lang ng tubig. Dahil ang tubig po ay napakahalaga sa buhay natin. Ano po? So, pag-aaralan po natin. Alam ko pong alam niyo na ito. Pero ating pong re-reviewin ang kahalagahan ng tubig sa ating kalusugan. Teka, mali pa. Ayan, ang tubig ng buhay. Ayan, ang sabi po dito, tubig ang pinakamahalaga sa lahat ng inumin. Mayroon po ba kayong kilalang tao na hindi nainom ng tubig? Mayroon ba dito sa kapulungan na hindi nainom ng tubig? Wala, ano po? Dahil minsan, kahit pasabihin natin na, ay, ang sarap uminom ng juice, natutuksong uminom ng soft drinks, pero pagkainom ng soft drinks, parang uhaw pa rin. Ano po? Dahil hindi naman talaga naiibsan ng mga ibang inumin ang ating uhaw. Dahil ang tubig po ang pinakamahalaga sa lahat ng inumin. Sino kaya dito ang nasusukat ang kanilang iniinom araw-araw? Mayroon ba? Ako. Sino daw yung ako? Ah, si Jayden. Jayden, ilan ang naiinom na tubig ni Jayden? Ilang basong tubig? Mahalaga po mga kapatid na nasusukat or alam natin ang ating iniinom. Bakit? Pag taglamig, pag malamig, parang hindi nakakauhaw. Ano po? Pero alam niyo po ba mga kapatid na kahit hindi tayo nauuhaw, dapat umiinom tayo. Okay, malalaman po natin dyan. Ang sabi nga ay, ang bagong anak na baby, 75% niya ay tubig. Ano po? At tayo po bilang mga tao, kung ang ating pong kabuuan ng ating katawan ay 70% po nito ay tubig. Kunyari, ang timbang, sino dito ang 90 kilos? Kung ang timbang natin ay 90 kilos, 70% nun tubig. Ibig sabihin, 63 kilos ng ating kabuuan ay tubig. Ano po? So talagang ang ating katawan ay marami po ang tubig. Okay, even ang ating utak. Ang sabi po dyan ay 85% ng ating brain ay tubig. Ang ating dugo, 83% ng ating dugo ay tubig. Even yung mga may muscle o yung mga macho. Ayan. 75% daw po ng muscles ay tubig din. Kahit na nga po yung mga matitigas na buto, yung skeleton natin, 20 to 25% ng buto ay may tubig. Kaya napakahalaga po ng tubig sa ating katawan. Ang sabi dyan, every cells of our body is bathed continually in fluid. And every cell requires water to perform its function. Lahat po ng organs natin sa ating katawan ay bago ito mag-function ay kailangan ng tubig. Kaya napakahalaga po ng tubig sa ating kalusugan. Ang tubig ng buhay ay, ang sabi dyan, paraan upang mabilis masunog ang ating kinain. Tagapagdala ng sustansya sa katawan, nagpapadulas sa ating kasukasuan, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, nagtatapon ng basura sa pamamagitan ng kidney,
nagtatama ng temperatura at napakahalagang sangkap ng dugo. Ang sabi po dyan, life cannot exist without water. Sino dito ang kayang mabuhay ng walang tubig? Pagka walang tubig, lalo't mainit, nakaka-irritable. Ano nanay? Kaya, pagka walang tubig at mahina ang tulo ng tubig, Tatay Rolly, anong ginagawa natin sa bali? Nangingigib kahit saan makakuha lang ng tubig. Ano po? So, kailangan natin ang tubig sa ating katawan. Ano po ang mangyayari pag hindi tayo uminom ng tubig, ate? Sa tingin niyo po? Manghihina, mamamatay, nanay. Pag hindi ka po uminom ng tubig, anong mangyayari kaya? Ayan! Okay, narito po ang ilang mangyayari kapag hindi uminom ng tubig. Dahil ang katawan po natin ay tuloy-tuloy na nagbabawas ng tubig, kahit sa pagsasalita ko po ngayon, nababawasan ako ng tubig. Kahit wala akong ginagawa, nababawasan po ng tubig, lalo yung mga lumalabas sa ating skin. Ano po? Ang una po ay pwede tayong ma-dehydrate. Sino dito ang nainom lang pag nauuhaw? Pag po tayo ay uminom dahil uhaw na tayo, ibig sabihin po nun mga kapatid, dehydrated na tayo ng, tinanong ko kanina sa nurse, 12% na daw tayong dehydrated. Ibig sabihin po, huwag natin iintayin, Ate Mirna, na ikaw ay uhaw na. Ibig sabihin po, indication na yun na tayo ay dehydrated na. Ang sabi po dyan, ito ang tama si ate, pwede tayong mamatay. Advanced na stage ng dehydration. Ang sabi po dyan ay mental derangement, loss of consciousness, circulatory collapse, and even death. Okay? So, yun, yung madalas na tinitibi, kulang lang pala sa tubig. Alam niyo po ba, may kilala po kaming pamilya na ang tubig nila ay soft drinks. Sanay na umiinom ay soft drinks. Natawa si May, bakit may mahilig ka sa soft drinks? Ayan. Mayroon pong iba na, ay ito na lang iinumin ko. Kung 8 glasses of water, ay kapalit na to ng tubig. Hindi po mga kapatid, iba pa rin po ang tubig. At sabi po sa pag-aaral, ang pinakauna daw po, ang sabi siya, common na sakit sa USA na ikinocomplain ay yung gastrointestinal. At sabi po dyan, 725 million isang taon ang nagagastos ng mga American dahil sa laxative. Ibig sabihin, marami sa kanila ang hindi nakakadumi regularly or sila ay constipated. Ano po, kapag kulang tayo sa tubig, sabi dyan, hindi na makakalabas ang mga dumi sa ating katawan. Kaya po, maraming pwedeng maging sakit ang isang tao kapag kulang sa tubig. Para lang po yung naghuhugas kayo ng pinggan. Pag isang tabo lang ang inyong panghugas ng pinggan, anong itsura ng mga pinggan, ng kutsara? Malinis, madumi. Madumi pa! Parang magkakaroon ng bakterya. Ganon din po nanay sa katawan ng tao. Kapag kulang ang tubig, siguradong madumi din ang ating loob ng katawan. Ayan, resulta ng hindi pag-inom ng sapat na dami ng tubig, pwede po tayong mahilo. Yun po sakit ng ulo nang walang dahilan, posible po na kulang lang sa tubig. Ako po, sanay po ako, alam ko na sa sarili ko, pag sobrang init at masakit ang ulo ko, nakukulang ako sa tubig. Dahil isa po talagang resulta, pag kulang tayo sa pag-inom ng tubig, ay talagang sasakit ang ating ulo. Hindi daw po natin kailangang maintayin na mauhaw. Tatandaan niyo po yan, ha? Pag uhaw na kayo, ibig sabihin dehydrated na tayo. Ano po mga kapatid? Ano naman ang advantage? O, nabanggit na po natin yung iba dyan. Ang advantage po ng pag-inom natin ng sapat na tubig, ang sabi dyan, it helps maximize
physical performance, lalo na po sa may hilig mag-exercise. Tama kayo, pag hindi na nakainom ng tubig, maghihina. Ano nanay? Lalo na dun sa active, tumatakbo, nag-exercise. Kapag ka nakulangan ng tubig, parang nanghihina na at hindi na makapag-perform na maayos. Ang sabi po dyan, losing as little as 2% of your body's water content can significantly impair your physical performance. Talagang manghihina na po tayo. Number two, significantly affects energy level and brain function. Abay, pagkulang pala sa tubig, pati utak natin hindi na nagpa-function. Baka pagka pamali-mali na ang desisyon, kulang lang sa tubig, nanay. Ano po? So, importante talaga kahit ang sabi po dyan, oh, even, ayan sabi dyan, mild dehydration or yung 1-3% can impair energy level, impair mood, pwede ding masira ang mood, and lead to major reduction in memory and brain performance. Aba, pagpapala makakalimutin na, ay baka laging kulang sa tubig, mga kapatid, at nababawasan daw po ang memory natin and brain performance. Okay, pangatlo po, may help prevent and treat headaches. Ayan, kung kanina kulang sa tubig, nasakit ang ulo, natural po, pag tama at sapat ang tubig na ininom natin, ay hindi natin mararanasan ang mga pagsakit-sakit na ulo. Ayan, kabaligtaran po kanina, pag uminom tayo ng marami at sapat na tubig, may iwasan po natin ang ating pagtitibi or yung hindi natin pagdumi ng regular. Ano po? And, maaari din na talagang, ang sabi po dyan, matreat ang mga kidney stones sa pamamagitan lang po ng pag-inom ng sapat na tubig. Kaya yung mga may sakit sa kidney, may kidney stone, kung ano-anong stone, ibig sabihin po nun, hindi po sila nakainom ng sapat na tubig. At kung tayo po ay may sakit, posible na dahil lang sa tubig ay gumaling po ang ating mga sakit. Ang sabi po dyan, ayan, yan yung sa kidney kanina. Bakit kaya ako, sabi ko kanina sa asawa ko, bakit kaya ako mataba, ay ako namin mahilig sa tubig. Parang, ang sabi po dito, can aid weight loss. Pwede daw tayo, mali po siguro ang pag-inom ko ng tubig. Sangayon po, sa ating pag-aaral, iinom daw tayo 30 minutes before kumain ng solid food. Huwag tayong iinom during na nakain, lalo tayong tataba, bloat ang tiyan natin. Dapat po iinom tayo 30 minutes before meals and 30 minutes to 1 hour after meal. Kung iinuman po tayo ng tubig dahil nabulunan, ibig sabihin hindi natin ginunguya ng maayos ang tubig, bilis-bilis, ano po? Alam niyo po ba mga kapatid, kahit po ito'y araw-araw or madalas na nating naririnig sa ng aking asawa, lagi ko po sinasabihan, huy, ang dami pong uminom ng tubig pagkatatapos lang kumain. Kaya alam niyo po mga kapatid, kahit tayo po ay palagi na itong naririnig, hindi pa rin talaga natin nasusunod ng tama. Ano po? Kaya po, alalahanin natin, ano po, kung gusto nating maging tama ang timbang natin, para busog na pala yun, para ka ng ano eh, meron ng laman ng ating tiyan, pero 30 minutes po to 1 hour bago kumain, iinom po tayo ng tubig. Okay, ano po ang sabi dyan? The bottom line, even mild dehydration can affect you mentally and physically. Kahit daw pong konti lang na dehydrate, ay pwedeng maka-apekto sa atin mentally and physically. And make sure, siguraduhin daw po natin na tayo ay nakakainom ng sapat na tubig araw-araw. Kasi ang sabi po dyan, it's one of the best things you can do for your overall health. Kaya po sinasabi ko kanina, sino po dito ang nakakapagsukat ng kanilang iniinom? Kasi malaki po ang maiitulong natin sa ating kalusugan pag sapat po ang
tubig na iniinom natin. Sino po ang nakakaalala kung gaano kadaming tubig ang iinumin natin? O sige na, si nanay. Ayan, sabi ni nanay, 8 to 10 glasses. Ano po, yan po yung nasa old school. Kumbaga yan po yung parang average. Pero kagabi po, binanggit ni Sister Donna, kasi kunyari nga po, may batang payat, maliit. Ngayon po, sa advanced study, tama po yung sa inyo, may average of 8 glasses of water. Pero dahil mayroon na po tayong bagong kaalaman or bagong pinag-aralan, ang timbang, ilang timbang kaya si nanay? Alam niyo po ang timbang niyo? Mga ilan po kayo? Mga 40 plus o? O 41 lang daw si nanay. Si nanay, kung kayo po ay 41 kilos, ita-times niyo po na, meron po bang magta-times para alam ni nanay kung ilang tubig ang kanyang iinumin? 41 kilos times 0.05. Yan po ang liters na iinumin ni nanay. Ilan po yun? Ilang liters? Yan, nanay. 2 liters po. Doon na po natin. Sino dito ang pinakamabigat bukod sa akin? Tatay Ronnie, ilang timbang po kayo? 68. So si tatay, times 0.05, 3.4 liters po ang inyong iinumin. Kaya nanay, although tama po yung sa inyo, ang isang litro po, nag-a-average po yan ng 4 na baso. So kung kayo po ay 2 liters, tama yung sa inyo. 8 glasses of water, yung sa inyo tatay, sa inyo ay mga 14 glasses. Kasi matangkad po kayo eh. So, ibig sabihin, pag nakulangan po kayo ng tubig, pwedeng sumakit ang ulo nyo. Pwedeng mawala ang... Uy, ako? Pwede daw maging magagalitin ako. Pwede po talaga. Tama po yun. Dahil sumasakit ang ulo mo, nagiging irritable ka, madami pong mood. Nasabi po dyan kanina, pag kulang tayo sa inyo ng tubig, nababago ang mood ng ating... Tayo, yung mood, yung ating katatayuan ng pakiramdam, ano po. So, mahalaga talaga mga kapatid na tama at sapat ang ating iniinom na tubig. Ayan, ang sabi po sa ating formula, adequate water drinking, yung tama at sapat na inom natin ng tubig, plus healthy lifestyle equals prevention of disease. Sino dito ang ayaw magkasakit? O lahat tayo, ibig sabihin mga kapatid, sikapin po natin na yung iniinom nating tubig ay sapat. Ano po? So mahalaga na alam natin ang ating mga timbang para alam natin kung ano ba yung enough na tubig para sa atin. Kailan daw po pinaka the best na uminom ng tubig? Pagkagising, iinom na po tayo ng tubig. Nung nabubuhay pa po ang aking mama, nung una po, tinuturoan niya ako ng maligamgam na tubig pagka ako po'y nasusuka. Parang iba ang pakiramdam ko. Pero, nakita ko po sa aking mama na talagang healthy. Dahil pagkagising niya, 2 basong tubig agad ang iniinom. At hanggang ngayon po, na-practice ko na yun. Sanay na din ako na pagkagising ko ay iinom na kaagad tayo ng tubig. Bakit po kailangan uminom ng tubig pagkagising? Sinong gustong sumagot? May premyo? May pang-premyo ba tayo? O may pang-premyo? Sino pong gusto sumagot sa ating mga kapatid? Bakit mahalaga na umiinom pagkagising? Nahiya. O si Nanay Susan daw. Bakit mahalaga? Kasi sa talog na magdawa rin ang mga haba na ni Kuro. Kapahinga, hindi tayo napapawisan. Kaya kailangan natin mo yung tubig. Okay pa. Sige tatay. Iba ako. Ako, bago uminom ng tubig, magmumumog muna ako. Ayan, mga kapatid, pinaka the best po talaga. Oh, ayan, may premyo si Nanay Susan. Nanay, bakit kaya dapat tayong uminom pagkagising? Ayan, sinunod si Tatay Rolly. Alam niyo po, ang ating pong mga organs ay nakapahinga ng matagal. Ano po sa gabi?
Kaya paano po mag-function? Ibig sabihin, mag-function ng maayos, kailangan po muna ng pampatulas sa ating mga organs, kailangan ng tubig. Pero marami po akong kilala nagkakape agad pagkagising. Ano po? Kape agad dahil sasabihin, baka malamigan, baka sumakit ang tiyan ko, baka sikmurain, kaya kape muna. Mga kapatid, magkakasakit po tayo pag inuna natin ng kape. Ang pinaka the best po ay pagkagising, iinom ng tubig. Ano po? Eh kung mabaho ang hininga, sabi ni Tatay Rolly, magmumugdaw muna. Pwede naman po, pero alam niyo po ba may pag-aaral? Pag po malinis at walang sira ang ating ngipin, best na medicine din po yung ating laway na pag ininom natin. Pero mauti na yata ngayon ang walang sira ang ngipin. Ano po, kaya yung iba'y nagmumugdaw. Pero ang mahalaga po, mag-iinom ng tubig pagkagising. Hindi kahit anong inumin, water po. At ang sabi dyan, at regular intervals throughout the day. Yun pong mga pagitang oras, yung hindi habang nakain. Yung pagitan ng oras na hindi tayo kumakain, yun po ang best time para sa pag-inom ng tubig. Alam niyo po, hindi lang panloob ang tubig na iniinom. Marami rin po tayong nagagamot sa pamamagitan ng tubig. Kung kayo po ay may kilala na nagbebenta ng mga libro, mga literature evangelist natin, mayroon pong doon na 362 na uri ng sakit na napapagaling ng tubig. Yan nandyan po ang ilan. Pwede po natin siyang hot and cold application, may cold compress pagka tayo ay napapasaan, nag-basketball, nali-ay, may cold compress, ano po. At ang sabi dyan, pwede ding hot foot bath, pwede ding heating compresses pag nilalagnat. Pag nagko-convulsion, sabi ni ate, marami po talagang sakit ang nagagawa ng tubig, panlabas man yan at panloob. Ayan. Kaya nga, sabi dyan, pag hindi tayo naligo, ayan, sino kaya dito ngayong maligo? Magkakasakit din. Ano po ang sabi dyan? Bathing removes accumulated dirt and debris, reducing risk of infection. Panglabas po yun. Nililiguan natin. Pero sa pangloob, ganun din po. Nililinis natin ang ating mga organs sa pamamagitan ng tubig. Okay. Water is powerful aid in assisting the body restore its function. Katulad po natin bilang mga tao, ano po, ang tubig ng buhay po ay nanggagaling din sa ating Panginoon. Pag ini-apply po natin ito sa ating spiritual na buhay, kailangan po natin ng tubig ng buhay na yan po ay nagmumula sa ating Panginoon. At sa akin pong pagtatapos, sabi po sa John 4:12-14, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become him a fountain of water springing up into everlasting life. Jesus is the living water, the only one who can wash away our sinful nature and empower us to be witness for Him. So mga kapatid, kung mayroon pong tubig ng buhay na ibinibigay ang ating Panginoon, yun pong tubig na iniinom natin araw-araw, nawa po ay magamit natin ito upang ang sabi dyan, may we live healthfully, making good use of water, and respond positively to Christ's offer of living water. Huwag po natin kalimutan kung gaano po kahalaga ang tubig sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat po.